nung member pa po ako sa Kilosan, ubay-ubay po ang kwan, ubay-ubay ang aking napatay. Doon po sa daan, may itinakda po kaming killing zone. Yung killing zone po, parang mga ilang kwan yan, ilang metro yan, na pagpasok sa sasakyan doon, doon kami babanat. Ang tansya ko, nanalangin ko, bawal kasi yung nalangin sa komunista. Hindi yun sila naniwala dyan. Manalangin ka, sarili mo lang. Parang manalangin ka ba nga, kanang walang nakarinig, parang magyaw-yaw lang ka ba? Turya lang ka, Panginoon. Iligtas mo po ko sa samahang mo. Walang kapayapaan. Sa Worldwide Church of God katong kang Armstrong. Mga 1969 ko naanib. Kato akong gituhuan, sakto na to kay nakasulat man, Church of God. Pero hindi pala yun ang batayan. Ang batayan pala aral. Sa una, member po ako sa Communist Party of the Philippines. Doon po sa, sa pag nasa patag po ako, bilang labor organizer. Panahon naman sa mass indoctrination, member po ako ng Instructors Bureau. Yung Instructors Bureau, in-charge po yun sa mass indoctrination sa communist doctrine. Kami po ang magbibigay ng doktrina, mga 15 days yan. At ang subject ko po ay History of Philippine Struggle at saka Philippine History. Nung member pa po ako sa Kilosan, ubay-ubay po ang ubay-ubay ang aking napatay. Doon po sa daan, may itinakda po kaming killing zone. Yung killing zone po, parang mga ilang kuan yan, ilang metro yan, na pagpasok sa sasakyan doon, doon kami babanat. Ang paraan po sa pagbanat, mga HPR kasi, yung high power rifle. Magkatapat po yung kuan left side yun. Mayroong hook unit diri sa left, mayroong unit sa kuan, kaya walang eskapo ang kuan militar hangga't surrender. Ang isa sa rason na umalis po ako, nakita ko po yun ang samahan walang kapayapaan. Noong kasagsaga ng party purge, yung paglinis sa hanay, doon ko na po nakita na walang kahahantungan ang pakikipaglaban. We will never win. Natansya ko, nanalangin ko. Bawal kasi yung nalangin sa komunista. Hindi yun sila naniwala dyan. Manalangin ka, sarili mo lang. Parang manalangin ka ba nga, kanang walang nakarinig, parang magyaw-yaw lang ka ba? Turya lang ka, Panginoon. Iligtas mo po ko sa samahang mo. Walang kapayapaan. Wala po akong nakita ang kapayapaan kasi mag-conduct sila ng kuhan ngang negosisyon. Wala namang gawa ng negosisyon. Encounter uli. Ngayon, yung kapatid ko na babae, sabi niya, dito na ka sa balay. Doon ko nakarinig Channel 13 pa ata yun. Mali kasi sinasabi yung nila, tanong mo kay Soriano, Biblia. Yung mga tao malalaso ng isip. Doon ko narinig. Ang kuwan ko lang, bakit nawala ang sabat? Walang sabat si Brother Eli. Yun pala, sige na kong paminaw, binanggit ni Brother Eli na kung paano pinalitan ang pagkasirdote, kailangan naman palitan ang kautusan. Yun ang hindi binasa ni Armstrong. Hanggat dumating doon sa 1,000 question, umabot na po alas 3 ng kadlabukuan, madaling araw. Ang host noon, hindi ko makalimutan, si Brad Mill, si Brad Lulan, at saka si Brad Jerry, yung 1,000 question. Moto nga, kuan, binigyan ko, nagpadoktrina ko. Doon unti-unting na kuan, nawala yung kuan. Parang nakonsensya ko sa nakaraan ba. Kaya nung nabautismuhan ko, January 29, 2008. Sabi ko sa Panginoon, yung dati kong mga ginagawa, kinasusuklaman ko na, di na ko talaga.
Ang problema lang kay nag-aabang sila diyan sa Malacañang o Bisaw. Kay gusto nila magbalik. Ayaw ko na. Isa sa paraan kasi sinabi ng kapatid na upang matigilan ako sa mga parang mga kabalisahan sa kuan kasi marami akong naiisip nung bago akong bautismo. Sa sinabi niya. Sabi ni Brother Eli, mas maigi na umawa ka ng tungkulin. Ang ganahan yun akong tungkulin sa choir yun, pero dahil doon sa panawagan na kailangan ang kuan manggagawa, doon po ako pumasok sa worker. Kaya nagpasalamat po ako sa Diyos na dahil sa pangaral ng kapatid na Eli, naliwanagan yung madilim na pag-iisip ko at ang madilim kong kahapon. Ako po si Brad Bobby Cabardo at ito po ang istorya ng aking panampalataya.